Fully booked na agad hanggang sa Biyernes sa mga biyaheng Bicol sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Ang ilang pasaherong hindi nag-advance booking, ilang oras naghintay para makasakay. At live mula sa PTEX at sa frontline balitang yan, Camille Samonte. Camille, may mga dumarating pa bang pasahero o biyahero sa mga oras na ito? Bok Mean, hanggang ngayon, wala pa rin patid ang dating na mga pasahero dito sa PITX. Marami rin mga chance passengers o yung mga wala pang silang ticket pero susubukang mauna ng makasakay ng bus pa uwi ng probinsya. Puno na ng biyahero ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong araw. Maraming pasahero na nga ang nakatayo sa mga daanan dahil wala nang maupuan. Pinili nilang bumiyahe na ngayon para hindi sumabay sa dagsa ng tao sa Biyernes, ang huling araw ng pasok sa trabaho bago magpasko. Kasama sa nakipagsiksikan si Jerry na uuwi ng Bicol kasama ang asawa at dalawang anak. Last week pa ako kami nagpabook. Para sigurado na may masakyan kami kasi mahirap eh, kasama ko ang family ko. Nakapag-leave na ako ng mas maaga para hindi sasabay dun sa ano, peak hours ng ano, biyahe. Si Eva, hindi nakapag-advance booking kaya ilang oras ang hinintay bago makakuha ng ticket pa uwi ng Masbate. Kanina, early 8 a.m. pa kami dito. Apo. Tapos, mga past 11 na kami nakakuha ng tickets. Tapos ano oras kaya alis na yun? 7:30 kasi may nakakuha kami ng extra bus. So, kumbaga nag-chance passenger? Chance passenger. Kanina, mahirap talaga. Kasi marami talagang nagaantay din na mabigyan sila ng extra bus. Si Angelo naman, sa Biyernes pa balak umuwi ng probinsya pero bumili na ng ticket ngayong araw. Nagpasiguro na ako, nagbabaka sakali na ako makapagpa-reserve ngayon kasi alam kong sa 22 mahirap na, in-advance ko na. Ilang bus company na biyaheng Bicol ang fully booked na hanggang Biyernes. Ang 21, 22, 23, medyo kuya na po yung ticket natin. Medyo wala na pong bakante. Marami na pong kumuha ng ticket simula nung first week ng December. Ang iba po online. Ang karamihan pumunta dito. May ticket pa naman sa mga biyahe pa Laguna, Batangas, Quezon at Baguio. Sa tala ng PITX, mahigit 116,000 ang pasahero sa terminal kahapon. Yan ay kahit na hanggang 100,000 lang ang karaniwang dumarating sa PITX araw-araw. Tataas pa raw yan sa mga susunod na araw. Maaga natapos yung klase ng ating mga kababayan. So karamihan doon sa mga estudyante natin, yung mga mag-aaral natin na dito nag-aaral sa Metro Manila, nagsimula na magsiuwi sa kanilang probinsya. Ganun din, yung mga estudyante naman natin sa Lalawigan, umuwi naman ng Metro Manila para makapamasyal, makapamili at kung ano-ano pa. Sa NAIA, dumarami na rin ang mga biyaherong papasok at palabas ng bansa. Kabilang sa kanila ang pamilya Hojena mula Singapore na 19 na taon daw hindi nakapagdiwang ng Pasko sa Pinas. Talagang namimiss namin yung Paskong Pinoy. Doon parang lang namin eh. Pinipilit namin magkaroon ng Paskong Pinoy. Sa tansya ng Manila International Airport Authority, 8-10% ang itataas ng bilang ng pasahero sa NAIA ngayong Christmas season. Napaghandaan na raw yan ng MIA katuwang ang mga airlines. Meron na kaming standing agreement na pag ganito mga peak season, i-ensure din nila yung maximum deployment of their people no? Sa check-in counters and that they have spare staff naman na who would replace those who will not be able to come to work. Siniguro rin ng MIA na hindi mauulit ang nangyaring power outage noong bagong taon at Labor Day long weekend kung saan libo-libong pasahero ang apektado. Bok Mean, may ilang bus na dapat ay kanina pa naka-alias pero na-delay dahil nga sa matinding traffic sa expressway at dito sa Metro Manila. Ang LTFRB naman balak magbigay ng dagdag na special permits para mas maraming pasahero ang makasakay. Bok Mean? Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.